Magandang araw sa inyo mga kapinta at welcome back sa ating channel. Ngayong araw may panibago na naman tayong step by step video na tatalakayin tungkol sa paggagayak ng ating mga solid na kahoy para sa ating mga pintuan. So para sa ating solid na kahoy, ang una natin gagawin, magagayak tayo ng Pioneer Epoxy. Ito ang ilalagay natin sa mga dugtungan, siwang at bitak ng ating solid na kahoy. Dito nagayak tayo ng particular na resin. Ang ratio natin dito ay 2 to 1, 2 parts ng A at 1 part ng B. At mag-aantay lang tayo ng 12 to 24 hours bago ito tuluyang matuyo. Ito yung ilalagay natin sa bitak ng ating kamagong. Para naman sa ating Pioneer Epoxy, ang ratio natin doon ay 1 to 1, 1 part ng A at 1 part ng B. At mag-aantay din tayo ng 12 to 24 hours bago ito tuluyang matuyo. So kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe. I-click mo yung notification bell para maging updated ka sa mga susunod ko pang step-by-step video gaya nito. Matapos ang isang araw, matigas na itong ating resin at itong ating Pioneer Epoxy. So, maaari na natin itong gamitin ng papel dilia o sandpaper number 36. Ito ang gagamitin nating pangbalat dito sa ating pintuan gamit yung ating angle grinder. At matapos natin yung mahasa ng 36, susundan natin ito ng number 60, number 80 at ipipinish natin ng 120. So, magsimula na tayong maghasa. Matapos natin ito mahasa ng number 36, susundan na natin ito ng number 60 para maalis itong marka ng ating number 36. So kung makikita nyo yung marka ng ating grinder, so aalisin natin yan sa pamamagitan ng number 60 gamit yung ating sander.
Matapos natin itong masundan ng number 60 at number 80, kung makikita nyo, may marka pa ito ng number 80. So, aalisin natin yan sa pamamagitan ng ating 120 gamit itong ating sander machine. Para naman sa pagliliha, kung magliliha kayo ng mano-mano, siguraduhin nyo lang na may gamit kayong sanding block para maging maganda yung resulta ng ating trabaho, para maging patag yung surface ng ating nililiha. Pangalawa, dapat nakaayon sa direksyon ng haspe ng ating kahoy yung inyong pagliliha para maging maganda yung resulta nito kapag na-finish na. Tapos na itong paggagayak nitong ating solid na kahoy. Kung makikita nyo, wala nang resulta itong ating mga dugtungan. Wala na rin itong mga marka ng ating mga pinaglihaan. So, importante yan sa ating mga solid na kahoy. Siguraduhin nyo na walang magiging marka ng mga pinaglihaan itong ating kahoy. Dahil makikita ito kapag na-finish na itong ating ginagawa. Gaya ng ginawa natin kanina, ginamitan natin ito ng number 36. Para mawala yung marka ng number 36, sinundan natin ito ng number 60. Para mawala naman yung marka ng number 60, sinundan natin ito ng number 80. At para mawala yung marka ng number 80, sinundan natin ito ng 120. So, ganun lang yung pagkakasunod-sunod ng ating liha. So, handa na ito para sa susunod na ating step na kung saan gagamit tayo ng solignum. Para naman sa ating solignum, gagamit tayo ng solignum na clear. Maaari natin itong i-apply ng roller o kaya brush. At i-apply natin ito ng hanggang dalawang mano. At mag-aantay tayo ng 24 hours bago tayo maaaring maglagay ng ating sealer. Tapos na tayo sa parte ng pag-a-apply ng ating solignum. So ngayon, ang aantayin na lang natin ay 24 hours bago natin ito maaaring lagyan ng ating sealer o yung ating lacquer sanding sealer. Kung makikita nyo, maganda naman at okay yung kinalabasan ng ating paggagayak. Wala itong marka ng liha, resulte at lumabas yung natural na ganda nitong ating kahoy. Para sa susunod na parte ng ating step-by-step video, ipakikita ko kung paano tayo maglalagay ng sealer, masilya at wood stain. So, pansamantala, hanggang dito na lamang muna ang ating step-by-step video. At kung nagustuhan at may natutunan kayo ngayong araw, pakipindot nyo naman yung like. At kung bago kayo sa aking channel, huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe at i-click nyo yung notification bell para mag-i-updated kayo sa mga susunod ko pang step-by-step video. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa video natin ngayong araw, mag-comment lang kayo. Pasensya na kayo sa mga nagko-comment sa mga nakaraan nating video, hindi ko kayo nasasagot. Pero binabasa ko ito isa-isa. Medyo busy lang kasi tayo ngayon kaya hindi ko siya makuwang sagutin. Pero gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para masagot ko kayo isa-isa. So muli, maraming salamat sa lahat ng aking subscriber at sa mga sumusuporta sa ating channel. So hanggang dito na lamang muna ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood.